And we are back, mga kaibigan. Last game ng Bakbakang Spawn Team versus Atlantis. Nalit lang tayo ng konti. Nag-request ako dahil ako'y nasa CR kanina, no? So, Spawn Team, yun nga, unable silang maklose out sa game number 2 yung laban dahil nag-extend pa yung Atlantis. And speaking of extend, pangatlong NP na nila dito, LV. Oo, tsaka, ano, di mo naman masasabi talaga na Spawn pa yung mananalo dito. Diba? Yes. Kasi, di ba, nakita naman natin kung kahit gano'n sila kabugbog nung game 1, nung game 2, pumalag sila. Mm. And what I like is, pinick pa rin nila yung snap ngayon, pero I feel like, choose your hero. Teka lang. Offlane pa rin to eh. Mid Dawnbreaker. Carry yung ano, yung NP pa din siguro. Oo. Ay, mid Snapfire naman ngayon. Mid naman, sabay Dawnbreaker position trees. Tapos, stick sila dito nga sa Hoodwink. Pero mas decent yung draft dito. Kanina kasi parang techies, ano lang, parang feeling ko, in-underestimate din masyado ng Spawn Team sa game 2 yung ano. Uy, malakas naman yung techies ah. Oo, pero, di ba, kita mo naman, AM sila, mga ano lang, hindi pang teamfight talaga na mga heroine. Kailangan maka-items before makalaban. Tsaka gulpi si ano, Mamang Daya din, di ba? Sa Marcy niya. Mm-hmm. Hindi sila totally masyadong nakapag-breakthrough. Sa akin din kasi, big impact din talaga yung Tiny. Para sa akin, siya talaga yung MVP sa Atlantis nung game number 2. Siya, tsaka si WS with the Snapfire. Silang dalawa talaga. So, this time naman, hindi si WS yung magsisnap, kundi si Wonderboy. Dawnbreaker still is really good. Meron pa rin namang sustain with the ultimates. Pero for Spawn, I like their pick better than game 2. Kasi nga, yung carry nila makakasama na din. Ursa, di ba? The LOL, ito, binalik na. Task. Task na daw. Ipakita na ang task. And, Mamang Daya with the Zeus pick up against this Snapfire. I think hindi siya masyado talaga mahaharas na itong Snapfire because malayo din naman talaga yung range ng skills ni Zeus dito. And Snap, although meron naman siyang Mortimer's Kisses, but Zeus can easily dodge that with a Heavenly Jump. So, I think I'm going for your Spawn dito. Spawn ka na dito this time, no? Medyo ano lang, gusto ko rin yung draft ng Atlantis na they have Dawnbreaker and NP na susulpot na lang bigla out of nowhere dito sa game na to. Pero team wise, kahit na stand-in dito si Dreamos, iba pa rin yung caliber. Muntik niya nga ma-comeback with this anti-mage kanina yung game. Medyo kulang lang talaga sa manpower. Ano? So game 3, it is what it is mga kaibigan. Ano yan? Oh, sige. Go. Sure. Your wish is my command. Para ano? Para mag... Hindi, Mang Barbs tayo daw eh. Sabi ni Easy ni Yaya ko. After this. Mang Barbs. After this. Alis kami. Sa nino? Christine. Di umalis kayo. Di kaming dalawa magde-date sa Mang Barbs. Okay. Okay. Hindi, pagkabalik, may plano naman, di ba? Na. Direk, ano? Wala, takot yan si Direk. Ay? Ba yan? Fake news pala. Fake news yan. Kala ko totoo yung sinasabi. May chips pa naman. Ganda maglaro. With chips. Mamaya na natin. May ano, na, potato na, chips. Diba? May potato chips. May potato chips. Correct. Pero eto. Ay, kaso, Sans, mamamatay nga ata. There's a slow from the tag team and that's first blood given to Mamang Daya. And that first blood is brought to us by Rivalry. Opposite. Ah, ang layo opposite. Natin mo opposite, ganun, no? Opposite. Mag-first opposite. Blood. Yes. Mas gusto naman ni Direk yung akin compared dun. Ay, bahala kayo. Basta ako. Maayos ako. But anyway, ayan na. Mingurus, grabe. Di mo siya nauumay. Three games, NP. Correct. 1-1 okay. Naman eh. So, dito madedetermine yung ano niya. Tsaka ano na rin to eh. Parang tinetreasure na lang ng ano nung yung moments eh, no? Na Atlantis kahit nalaglag na sila they put a fight dun sa game number 2 natin diba? Hindi pa rin easy win para sa ano to sa Spawn Team. Hindi naman talaga easy win. Both teams kaya nga sila nandito kasi hindi natin alam kung sino ang mananalo although judging by the book by its cover. Judging by the past games ng tawag nito ng
Atlantis, of course, mag-expect talaga tayo na yung Spawn yung mananalo kasi he never pa sila nanalo kahit isang series. So, kaya ganun yung ini-expect natin. But of course, maybe Atlantis will prove us wrong dito sa kanilang last game. Ayaw nilang ma-zero. Gusto nila may one. Yeah, dapat, ano. And very deadly lane para dito sa koponan ng Spawn team dito sa baba. Isang maling hakbang dito ni Hoodwink, talagang auto-deads yan eh, dito sa setup na pwedeng gawin Earth Shock. You have telekinesis and syempre yung fury swipe na mag-stack ano for this Hoodwink. Kaya kailangan mag-ingat. Tsaka kay Lumini, ano eh, kay Lumini Ursa kay Dawnbreaker. Shoutout kay Easy. Ha? Welcome back. Oh, bagong ligo. Bagong ogils. Yan. Pero sinasabi mo? Ayun, nasabi ko na ang... Ano, sabi mo na ba? Oo. Yun okay. Nga, he can lane against Dawnbreaker dito. Kaya kailangan mag-iingat eh. Especially Hoodwink dyan sa baba kasi masakit talaga yung kaya ma-provide ni Travens and Ursa dito sa lane na to. Ganito yung laning sa ano eh, sa game 1 pero top lane red. He is falling low. One more hit from Ponyo will secure the kill. So, 1-1 lang naman pa muna yung score natin. Even though mabilis makabawi yung Doombringer na yan, I mean, maganda na nakakuha sila ng kill. Although si Ponyo yung nakakuha, kill is a kill, that's Doom na madedelay mo yung Hand of Midas. Ngayon, ano? Okay no, okay sa alright para dito kala Mangoros and Ponyo sa taas. Dapat si CM ang kasama dito ng ano, Ursi, kaso nasa kabilang team siya. Eh yung old school duo eh, Ursa and ano eh, Crystal Maiden eh. Pero Ursa, Crystal Maiden since Dota 1. Since Dota 1 days, yep. Yan talaga yun uso dati eh. Pero Frostbite, okay siguro. Ah, para pampigil lang. Mapatay yung career, but the lol. Use this tag team, Mangoros though. Isang trend lang ang kanyang naspawn, but pwede there na, is the slow. Okay, Fairy Fire and TP out ang gagawin ng task dito since wala naman silang pangkat, silang TP. Yeah, ginhawa kay Doom, ano, na solo XP muna, wala siyang cashier dyan sa taas. Since namatay nga siya, makakahinga siya ng bahagya. Meanwhile, LV? Dito sa baba, I think hindi naman niya mapapatay pa. Si Dreamozel, para sa akin, bawas-bawas lang muna. But siguro possible if meron na siyang first kill. As, yeah, nag-cooldown na yung first kill. There is such a hammer. Nice lift from Travens, but that won't save Dreamozel. At mapapatay pa rin nila yung kanilang... ang carry. Support na yan. Kumbaga, medyo na overconfident si Dreamozel, ano, without any info na nandun na din sa gilid niya yung Hoodwink. Siguro sa part ni Rubik yun, or sadyang na-underestimate niya, or hindi siya nagbilang nung cooldown ng Celestial Hammer din dito ni, ano, ni Dawnbreaker. That's why. Oh, pero ito si Dreamozel kasi, downside kasi dito is wala pa siyang talon. Wala pa siyang first kill. So, once na mas low siya neto ni WS, kumbaga hindi niya ma-dodge yung stun ni WS dito kung tama yung angulo. So, sa ngayon, Dreamozel, I think pagka level 4 siguro, mas maganda kung kuha siya ng isa. Kahit level 1 lang na first skill para pantalon lang. Ganda kasi yung last dito ni WS eh, with 22 last hit, 7 denies. Double Blazer na nga siya, not to mention eh. Romekta kasi dito ay, si... Ay, naku po, pero na-bushwalk yung dalawa. There is a combo, but nice lift from Travens. Again, Dreamozel is going to be fine. And WS, magbabak siya ng onte. Kasi medyo masakit din kasi yung free Fury swipes ng Ursa. But samantalang sa top lane naman, okay, there's the Ice Shards block, Mangoros. Mas slow siya ng tag team, but I guess the damage is not enough. Both lanes nagkagulatan, ano? Especially dun sa baba with that bushwhack. Si ano kasi, si Ursa kasi, rekta siya dito, Ring of Belt, eh, para sa Battle Fury niya. And para kahit papano, makapag-healed up din siya dito sa lane. Baga, tumagal siya kahit papano, ano? Going for Battle Fury, yung kanyang first item choice, rekta na yan. Uy, naku po, pero na-block si Ponyo. Corner. At paano na lang tumakbo? There's a slow from tag team Snowball though, pero babalik rin nila. Sabi nila, ayaw namin kay CM, gusto namin kay NP. CM though is very low. Scorch Earth, masusunog siya. And another one, masusunog din. It's a double kill for Red. But samantalang sa baba naman, napatay yung Rubik ng Hoodwink. Bawing-bawe, no? Nagpakamatay na lang doon yung Tuskar after that para back to full HP and mana. Wala naman ng hero na makikinabang sa part na yun. But, yung double kill na ginawa dito nito, sobrang well played dun. Kasi kanina, napatay nga din siya dyan ni Ponyo, ano?
okay sa alright para dun sa kaganapan sa top lane. Yun yung definition na naman ka sa dalawang ilog, LV. Dalawa na pagsabay nila yung ano, no, yung CM. CM yung unang target, tapos biglang all of a sudden, nasabay na rin nila dito Nature's Prophet. Very well played for a spawn team. Ang gusto ko kasi sa ginawa ng Doom, kumuha din siya agad ng Infernal Blade para, you know, additional damage pag go-go sila. Kasi magiging aggressive talaga sila sa laning. Yung Doom kasi is a type of hero na pwede siya, gusto niya mag-farm lang, okay, max Devour. Gusto niyang maging aggressive sa laning, okay, max Scorch Earth and then kukuha ng Infernal Blade. Kahit level 1 lang. Lang. Yes. Para kahit papano, di ba, may laban, but the bushwa. Buti di tumama doon, LV. Wala din, wala pa din puno doon eh. Malayo sa puno. Pero mid lane, okay. Naku po, Mamang Dayas. Falling low. There's a frostbite to hold him. And I think he's going to die nga. Dalul, nandito din naman. He wants to kill Wonder Boy, pero kailangan niya maging maingat kasi pwede pa siyang Scatter Blast and a Cookie. But nice Snowball Dodge. But Mango Rose is here to the rescue. TP. And I think ang makakakuha pa rin ng kill doon is Wonder Boy, and he will have a double kill. Grabe yung Atlantis. Parang after game 2, nagising na. No? Yung tamo, mapipressure pa nila yung tier 1 tower. Makakapagbigay sila dyan ng decent damage. Sayang eh, nandun yung help sana nung Tuskar, pero nakakapikon talaga yung Crystal Maiden, yung slow, yung frostbite. Sakto din timing sa Cookie, that's why na-bring down nila dun yung Zeus. Nadamay pa yung Tuskar kasi napagkulitan siya eh. For a moment, kala niya kaya niya i-trade, ano? Yung snapper dun kapalit nung Zeus. Pero ito na yung mamamatay naman sa side ng Atlantis, Hoodwink. Yeah. Gusto rin na kumulit din ni Hoodwink sa part na yun. Pero buti, since nag-respawn na nga yung spawn team, at least kahit pa paano may panghimagas, ano? Patay nila dyan yung Hoodwink. And currently, Snapper leading the network kasama tong Dawnbreaker na talagang medyo nadodomina na nga yung lane sa baba. Pinabayaan naman na yung Ursa, pero walang pressure. And yun nga, speaking LV, walang kasama support yan. Ay, Shards, naku po, tatakbo. Ay, may kasama din naman na dito na apat na heroes na yung Atlantis. Sa may baba, unang mamamatay yung Rubik. Kasunod naman ata si Dalul dito. He is kinda tanky though, but there is a frostbite from Ponyo. It's going to be a double kill for Mango Rose. But Red, kinumit niya yung Doom niya, pero parang siya pa nga ata yung mamamatay. There is the Cookie Bushwhack. Another stun, chain stun na naman from WS. And that's three heroes dead. Kailangan magising ng spawn team. Remember, kung gusto nilang makaakyat sa Division 1, ma-force out yung triple tiebreaker and malalasong sila ng Atlantis. Naalala ko, Division 1, Fnatic, nilaso nila yung Talon. Diba, muntik pa yun. Kumbaga, dapat sure na sana ang nangyari. Nagkaroon pa sila ng girian, diba? Ayun yung gagawin ng Atlantis. Sila yung bottom frag ngayon. Mandadamay sila if ever dito sa spawn team. And right now, 4K advantage to. Kita mo naman si Mango Rose. Talagang to the rescue, sabi mo nga dito. Anywhere in the map, kaya niya talagang sumulpot dyan. And he's close, ano, para sa kanyang Mjolnir. I think same item pa din naman yung gagawin niya. Kasi game 1 and game 2, parehas lang eh. Maelstrom, Glipnir, then BKB. Kailangan niya BKB this game eh. Kasi heavily relying on skills yung spawn. So, kailangan ni NP. Yan ang BKB pro dito sa may baba. Naku po, si Dalul mas slow na naman dito. One more hit, abot ba? Ay, naku, hindi na. Masyado nang malayo. Mortimer's cases though, kinumit na. Pero matamaan pa rin siya. So, yun na pala. Worth kaya it, pala iniwan na. Yeah, worth it. Worth it para kay Wonderboy. I think sa abot pa ata siya nung lane ward sa part na yun. Konti lang. Pero kita yung trajectory kasi nung tinakbuhan din dito nga nung Tusk. And parang ano, stay lane lang muna yung Dawnbreaker. Wala naman siyang gagawin eh kung sakaling magmano-mano siya ng lakad. Basta may ulti lang, yun na yung pambackup. Yun naman yung advantage, is mga advantage, one of the big advantage when you're playing Dawnbreaker. Basta meron ka lang a superhero landing anywhere, anytime. But eto, actually, gusto ko yung ginagawa ng Atlantis dito. Nagiging aggressive sila like game 1. I mean, nung game 2. Kasi nung game 1, tagilid sila eh, di ba? Nung game 2, gantong-ganto. Yep. Kung saan, parang naghahanap lang sila ng bakbakan lang. Naghahanap lang sila ng papatayin.
The good thing din kasi ngayon is hindi sila lugi sa lanes. Kaya nakakapalag sila. Sobra. And yung Dawnbreaker online na eh. May mechanism na siya. Meron na din siyang arcane. One component away na lang, Guardian Creeps. Tsaka pag nabuo yung pipe, mahirapan sila lalo. And now, speaking of Dawnbreaker, ayan na. Papatayin nga siya, but he's very tanky and spawner. Realize nila na hindi nila kaya. Okay, nandito na yung backup TP, si Wonder Boy. As well as Mango Rose, there's a sharpshooter will be used. But nice block from the Doom, saving the lol. Nabitin sa sunog dun, ano? Sayang, nice attempt for Atlantis support na yun. And ready to fight, kung ready to backup din dito yung spawn team. Ganun din naman yung Atlantis. 4K advantage. Ang ginagawa ng Atlantis, kayo maglaro sa term namin, hindi kami yung maglalaro sa term nyo. Very confident sila dito bago man lang sila umexit sa tournament. Ano, kita mo naman. Huwag lang silang magkakamal eh, kasi Ursa pa din naman yan. Maka sneaky rush lang yan mamaya. Pwede pang mabaliktad yan if ever. Oh, pero the good thing naman for Atlantis is, syempre, kung nagpa-farm yung Ursa, nagpa-farm din kasi yung NP nila eh. Siguro masasabi natin, or malalaman talaga natin kung sinong lamang sa game na to, kung 5v5 clash na, kung sasama na yung Ursa, kung sasama na yung NP. Pero sa ngayon kasi, I feel like yung Ursa magpa-farm muna siya. Kasi kailangan. I think he went for a farming item. Yeah, Battle Fury. Kumpara kay Mangroves na kahit wala pa yung Maelstrom, sobrang effective. Sasama talaga siya. Kasi kiteable siya ngayon eh. Ma-frostbite lang siya dyan. Battle Fury, malambot lang. Wala pa siyang defensive. After nga niyang Battle Fury, kailangan niya i-farm talaga yung BKB din eh. Mas needed sa kanya yun para hindi siya makulit. Mas prout nga lang siya. Parang nakakabosit eh. Diba? Kailangan mo pa i-quilling yung puno. Puposition ka ng maayos. Kailangan yung earth shock mo on point. Kaya nga yung mga heroes dito na walang pantakas na nagdadala ng quelling eh. Syempre if merong NP na kalaban, needed item talaga yan. Pero speaking of NP, si Red nandito lang sa may mga puno at nag-aantay lang siya. Kasi wala ata siyang tropa. Nag-aantay siya ng +1 to kill the NP. I don't know. What is he doing here? Kung dull moments lang, okay na okay yan for spawn team. Ano? Kahit sabihin na natin huwag magamit yung Doom. Sino bang, kanino bang game yung may Doom kanina? Ay, game 1 pero sa ano yun? Atlantis? Yung hindi na napindot yung Doom kahit man lang isang beses hanggang matapos yung game. No? Nung nagkaroon lang ng Axe doon napindot. Pero ibang usapan naman din to since spawn team yung hahawak nga nung Doombringer. Kailangan lang siguro wag mapush yung tier 1 LB for me. Para at least medyo masikip, hindi pa sila ma-infiltrate masyado. Kaso Mortimer's Kisses will be used, idolol. Yung gustong patayin ni Wonder Boy, but I think mamamatay ba? Nice snowball to save the Doom, but I think mamamatay pa rin talaga siya. Double kill na naman from Wonder Boy. Pero ay naku, ginulat. Minamang daya si Mango Rose. Yup, nabatukan mga kaibigan yung namamagang Nature's Prophet sa part 9. Buti na lang amo pag snowball save, namatay na agad yung Doom. Kasi baka matemp pa siya na gamitin yung Doom. You know? Para, kasi ando na yung Zeus din. Eh. Baka makapag-recover pa. So okay din. Pero Battle Fury is up dito, LV. Nag-pay off na yung tiis ganda lang dito ni Dreamo Cell. Nilagyan lang siya ng at least one observer wards doon. Kukunin niya yung two jungle doon sa may taas. Tapos balik siya ng triangle. Babalikin niya yung lane. And uncontested siya doon. Hindi siya inakyat ng Atlantis kahit isang beses. Oh, busy na din kasi yung Atlantis. Bale, kumbaga, yung priority kasi nila is just hayaan nyo si Ursa, basta napapressure namin yung lane. Kung nagpa-farm yung Ursa nyo, nagpa-farm din naman yung NP namin. And Ursa is a hero na madali lang siyang i-kite. Lalo na sa mga heroes ng ano dito, ng Atlantis. And I think Atlantis is expecting this Ursa to get the Battle Fury. Kaya nga, ayun, eh, pag mag-Battle Fury yan ngayon, okay, sabihin natin, okay, buo na yung Battle Fury na. Pero later on, passive pa yan eh, kasi magfa-farm pa yan. Kaya ang ginagawa ng Atlantis, hi, nayaan lang yung Ursa, okay, pa-farmin nyo. Basagin na natin yung tier 2 para paglabas ng Ursa, wala na silang outer tower, kundi, ano na, basag na lahat. So, mas malawak na yung mapa ng Atlantis. Gulat ako, ayaman dito ng hood. 4K na yung ano niya, network, tapos yung Doom. 5K, 1K lang ha, yun lamang dito ng support na hoodwink. May something wrong para dito sa spawn team. Nag-sacrifice kasi si Doom. Yung lane niya, nakuha na ng Ursa. Tapos sa baba, doon pa nag-apply ng pressure. 5 minutes, bumabad halos yung Atlantis dyan para i-pressure lang itong bottom lane. Ngayon pa nga lang sila ata umalis dyan.
And walang mapagkuha ng form dito si Dum, kaya medyo nag-struggle, ano? Makabawi or makahabol in terms of network. Tapos yung Dawnbreaker na counterpart niya, 8K na, halos doble. Or kulang-kulang doble yung network na nila mga, ano? Hindi niya kasi ata may nakasat yung Devargos. Yung, naging aggressive kasi sila. So, second, third type siya. Para pumalag sa lane. Oh, para pumalag sa lane. Nangyari naman yun, pero because of that, eh, lugi nga siya. Eto, there's a snowball and the water sponge. But there is the heal sustain from WS. Wonderboy will also get the kill again. Kay Dalul and unstoppable streak na nako po. Kala niya siya may upper hand eh. Kala ni Toss siya may bonus kill. Kasi ititimbre niya yung kay Zeus eh. Ultihan mo Zeus. Pero nandun nga yung help coming from Dawnbreaker. Additional sustain din pag landing. Kaya talaga kahit magpop ng ulti si Zeus, hindi talaga enough. Ano? Na-turn around pa nga mga kaibigan. And as a support, ang sarap nun na hindi ka pababayaan ng core hero mo. Ano? Pero uy, nakupo si Tikan pang mamatay si Mamang Daya dito. Pero yun, nakita naman natin yung item ni Doom. Kaya siya, hindi siya like the usual Doom na top sa net worth. Yep. Hindi siya nag-Midas, tsaka hindi siya max out Devar. So obviously, this Doom is... Talaga. Oo, this Doom is not a farming type of Doom. Kasi, man good. Nagbisaya na tuloy ako. Ano kasi siya? Nalala ko si KJ. May ganong moment si KJ. May gani. Yung nabanggit naman niya na term. Oo. Yun. Lagi, kasi pag ano, pag sa... sometimes. Pag sanay ka kasi magbisaya, parang nadadala mo eh. Kunwari, sige, kasi pag ano... Sa mga term. Although nagtatagalog naman kami dito kasi Tagalog most madalas. People. Pero pag kaming dalawa yung nag-uusap kasi, nagbibisaya kami. Kaya minsan... Sige ramog, chismis. Ano man yung chismis ah? True. Nalilibak kayo eh. Uy, hindi ah! Ito na naman yung dalawa, tamang libak na naman. Kasi hindi na itindihan. Grabe, sinisiraan mo naman kami sa stream kahit hindi totoo. Hindi kasi one time, dumaan ako dun, sabi ko. Ay, nanlilibak yung dalawa. Nagbisaya para hindi maintindihan ng surroundings. Eh, ako, nakakaintindi ako. Saan? Sa may ilog. Cameroon. Nag-uusap lang naman eh. Parang ano naman, issue, no? Oh, direct, tingnan mo. Oh, direct, tingnan mo. Ano ba? Direct, sino ba kinakampihan mo? Aggressive direct. Sira mo panglibak. Ako pala yung kinokontra ni Drek. Akala ko ako yung kinakampihan. Libak pa more. Dat ka, ganun nga ako eh, pagdaan ko. Libak pa more. Ay sus, huwag ka na. Hindi naman totoo. Hindi naman totoo. Okay, pero back game. Eto na, snowball in. They want to kill WS, but he is very tanky. There is the bushwhack. They want to kill Dalul this time. Sharpshooter gagamitin na. Ayun! Nag-break. Wala nang mangyayari. Hindi na nga kailangan. I think dapat hindi na rin nila tulungan din si Taz sa part na yun. Baka mas mapasama ay, pa inaabot. Ay, nako po. At speaking of mapapasama, si Rubik yung napasama dito. Kasi double kill na for WS. And because of that, two supports down. Now it's time to take this Roshan. Ang ending yung offlaner mo, nag-end up na lang as 4 eh. Lugi na nga kayo, gulpi na kayo. Hindi ka pa devourer type, wala ka pang hand of Midas. Ano na lang yung mapoprovide na health dito nung Doom ng spawn team? I mean, okay lang kung gulpi sila dyan, kung may Midas siya, tas nag-devourer type. Pero sa kaso niya dito, mamamatay pa, LV, oh. Speaking of the Doom, ayan na nga, no? Mabilisan patay lang. Gagamitin na yung Mortimer's Kisses. Wicked sick na for Wonderboy. That's two heroes down. There's a snowball, but I don't think the Lul will... will survive there. It's a double kill for Mangoros. Bonus the heroes pa. Dead. Yep, may Roshan pang kasama. Atlantis. With an upset dito kung sakali. Mangingiti dito yung MA Mid Avenue Gaming ha, if ever. Ayan, that Russian kill nga pala syempre is brought to us by Vortex for your PC upgrade. Go for Vortex. I mean, yun nga, going back, next series natin dito is Polaris going against Team RR and Exiler, MAG. Na kung saan, eh, pag naipanalo nila yung series na yun, ano na, hindi na to triple tie kung matatalo dito yung ano spawn. Yung spawn team. Kumbaga, it's up for them, di ba, na maglaban. Nagiging BO3 yung laban. Kasi kung triple tie, best of one lang yung lahat. Pero kung, yun nga, ma-upset ng Atlantis tong spawn team, pwedeng yung tiebreaker mamaya, ano na, best of three. Pero guys, syempre, it's up to Polaris. Kailangan, kung mananalo naman yung Polaris mamaya, wala na pong tiebreaker na mangyayari. So, sobrang crucial nung match natin later. No? At saka si Brownie pa ang magkakas niyan, guys. Si Sir Jules, ano?
So, mag 2.5 na kayo kung sakaling naniniwala kayo sa sumpa ni Boss Jules. Pero right now, 11K advantage. Kanina pa nila gustong basagin to LD Atlantis. Bottom lane para meron silang kalayaan mag-iikot sa mga access. It's okay, but there is the doom. Kaso Bush ako sa heroes with a freezing field. Oh my gosh, that combo! It's a double kill for Mengoros. Red, he wants to kill Ponyo, pero kahit si CM, hindi nila kayang patayin. Ito, naka-doom na hero, lumapit kasi alam niya na lamang na lamang na sila ngayon. At parang, papunta na nga tayo doon, Jay, na sa ganung part siguro hindi nga talaga mag hindi pa natin masasabi kasi ongoing pa naman eh. Oh, tsaka again it's up for Polaris. Pero tingnan mo tinahapon, nahuli pa nila si Justito. There is that Mortimer's Kisses Wonder Boy monster kill na hindi na mapipigilan at sabi na eh kung sino may snap yun nanalo. Patay ang naglason dito, guys. Magiglip naman nila yung tower pero kita mo naman dito yung NP ni Mangros. Decidido na may Aegis advantage pa yan, LV, and looks like late set of barracks ang pwede nilang makuha. True, but there is the cookie. But nice dodge with that snowball. Kaso papalapit lang WS bumaba dito. Matatamaan pa silang dalawa ng Glipner and the stun from WS. It's unstoppable strikes in Nuntok pero hindi pa rin mamamatay. WS surviving dito, Travins. And Travins is doing his best to kill this Dawnbreaker but he just is not dying. At ang unang mamamatay pa talaga doon next. Okay, Doom, triple kill for WS. Survive lang ng survive. Yung Dawnbreaker dito. Aegis will be popped though. Ang crucial part pa doon, Aegis lang yung LB na dieback yung Doom. Yan, ayan o, dalawang heroes. Malilift nila sa WS. Maybe this is the time, mapapatay ba nila? Pero the turnaround play from Wonder Boy, Scatterblast damage is just too much for them to handle. Buyback from the Rubik. To handle, the handle. Oh no. Two heroes? How? Paano sila mag-defend dito, Jay? Mahuhuli pa Glipnir on two heroes. Spit out. My gosh, there is the stun. Wala na. Five heroes dead. Man, pinilit. That could be na lane set of barracks lang and then some way, somehow, bigay na lang. Magbaback naman yan eh. For sure yung Atlantis. Pero pinuwero sa nila after that buyback. Coming from Doom, nag-end up yun sa dieback. Sobrang crucial, sayang to for spawn team na kung saan. Yun yung pagkakataon mo eh. A glimpse para dun sa Division 1. Pero dito pa kayo nag-messed up sa pinaka-bottom fragger na team na walang kapanapanalo. Ngayon pa lang mag-exit yung Atlantis with one win, tama? Oo, one win. Mapapatuloy nila to at parang papunta na nga dun kasi another set of rocks gusto nilang basagin. Meron pa naman fortification yung spawn, pero paano sila makabawi dito? Eh, ang hirap kahit si Wonderboy, di na mapatay. Ito, last hurrah. Kung sakali, buhay na sila lahat. LV. Okay. Maybe. But WS, tingnan mo naman. Kaya idudoom niya, yun ang tanong. Kailangan niya atang idoom si ano na lang, si M na lang para at least effective. Wala kahit sino. Ito muna bago ka makatay, huy! Pa ba? Okay, there's a snowball. Oh, there's a bushwalk again on the freezing field combo. Oh my gosh, it's a double kill for Sans! Paano na? Tinapon si CM! Spit! To the hands of Ursa! Giving a kill! Pero it's okay, it doesn't matter at this point. That's three heroes, four heroes, and make that five double kill for Wonder Boy. Hindi mag-GGG, puso ayaw pa rin. Pero I don't think makakambak pa to. Sa snapper, eh. Nilunok, niluwa, mga kaibigan, yung Crystal Maiden dun. And tatapusin nila in old-fashioned way. LV, pabasagin nila yung throne. Feeling ko, nag-messed up sila sobra dun. Men, spotip na mo. Wala, di na nila pinakita. Halos yung mukha nila. Buyback, di pa daw susuko. Di susuko? Bumabuyback pa, Dreamosel. Pag ito, okay. Hindi pa rin na dum. Ewan hahabulin, ko na pero si Dalul sa may likod. Nako po, mamamatay nang walang buyback. Dreamosel, magpop-up naman ni BKB, pero nakapag-leap near pa naman. Mangroves with the BKB, and there is the Sprout. Dreamosel, he needs to run away kasi wala nang duration, pero na-stun pa rin sila ng tatlo. There's a bushwalk on two heroes. Another stun. It is a chain stun. Triple kill for Mangroves. My gosh, maybe even an ultra kill. Pero si Wonderboy ang makakakuha doon. Ilang heroes ang na-dieback. At eto na yung isang score ng Atlantis. Ngayon pa kayo gumana, boss.
Wala parang, nang pag-asa yan, boss. Parang yung sa Fanatic nga, LV, no? Nandamay bakit pa. Bakit ganun? Nandamay pa yung Atlantis, mga kaibigan. Naku. Tatlong team, tatlong ano yun, ha? Tatlong sunod-sunod na team fight. Hindi na talaga niya pinindot yun to. Paninindigan ko na. Hindi ko na idudum all the way. Di, naguguluhan siya eh. Di niya alam kung sino idudum. Kasi ang nangyayari, at least one man lang, diba, mapindot man lang. Importante kasi idum doon, si Dawnbreaker. Pero ang nangyari kasi kanina, dinom niya si Dawnbreaker, hindi man namatay. Wala na din talaga. That game, grabe, nag-step up yung Atlantis. Sobra! Kita mo kasi, dapat sa game 2, di na nila binigyan ng pagkakataon eh. Kung ginandahan nila ng matindi yung draft nila doon, for sure, baka may chance sila sa triple tie. And ngayon, wala na. It's up for MAG na nga na next series natin dito and Polaris. Kasi guys, again, kung matatalo ng MAG yon, may pagkakataon pa sila. Lalabanan pa ulit nila yung Polaris. Pero since hindi naman triple tiebreaker to, hindi best of one yung magiging format, best of three. No? So yun yung magiging outcome natin. Pero, kung Polaris yung mananalo sa next series natin, wala tayong pag-uusapang tiebreaker. Sila na po ng Army Geniuses. Yung magre-represent ng Division 2, no, napapalit sa Boom Esports and Fanatic for Season 2, mga kaibigan, na Berlin Major, ano? Diba? Oh. Ano ba mauna? Berlin o yung Bali natin? Berlin, diba? Berlin. Sa second. Pero syempre, gaganapin naman muna yung ating first major sa February 22. And kami nga pala ang official coverage ninyo para dyan. Nagre-ready na rin po kami, no? Para sa ating major na gaganapin sa Lima. Good luck sa mga Southeast Asian team. Quick lang, sinong niro-root mo for, bukod sa execration, syempre, exit tayo lahat dyan. Sinong niro-root mong mag-champion for Lima Major? Liquid. Liquid din, no? Lahat liquid na wala, undefeated. I mean, last nila with addition ni Nisha. So, pasa na namin, guys. Ang magkakas na po ng next series natin is si Brownie and si JD. Ano, sabihin mo naman yung totoong... Syempre, si kilala na yan, ang aming lambingan. Ang tawag niya rin sa akin, ganun din. Si Boss Jules na... May chocolate dapat siya pala ang naging chocolate. Ako, siya pala ang naging chocolate. Nangitim siya pala man eh. Ako naman mga asar sa kanya ngayon. It's time. Babawi naman ako. So that's it for us. Pero may last series pa nga mga kaibigan. Abangan yes. Nyo na lang yan. Thank you sa mga sumama. Nag-like and nag-share ng stream. Quick relive lang tayo sa Facebook. Pero tuloy-tuloy na tayo dyan sa YouTube. So that's it for us. Tiger out.